Kung may malapit na kalaban, gaano ka nga ba kagaling magtago? Sa kagubatan, isa ang kakayahan na ito na inaasahan ng ilang hayop para mabuhay at makaligtas sa kanilang pinakamatinik na mga kalaban. Sa isla ng Marinduque, may itinuturing na champion sa taguan. As I speak now, your eyes will be tricked kasi itong insekto na fini-feature natin, parang invincible siya, no? Pero pag tinignan mo na mabuti itong insekto na ito, magugulat ka dahil minimimic niya yung kanyang surroundings tulad ng mga dahon na ito. So I'll give you 5 seconds to spot an insect in this tree, itong bayabas na ito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Nakita nyo ba? Ito, so amazing. A big leaf insect. Just to show you how big this leaf insect is, pagagapangin ko siya sa mask ko. Oh, look at this! So cute! Oh, it's creeping on my face! And look at their wings, oh. Dahon na dahon ang itsura ng mga pakpak nila. Meron pang mga parang akala mo ugat ng dahon. Even the appendages. Look at that, oh. Akala mo mga dahon ang inatngat ng langgam. At habang namamahinga sa puno ng may araw, kuhang-kuha rin nila ang kilos ng mga dahong pinapatungan. Yumuyugyug din sila. They are mimicking a leaf that is being blown away by the wind. So napakagaling nitong leaf insect na mag-mimic ng isang tunay na dahon. Sa gabi, mas aktibo ang mga leaf insect. Ang tanging nilang kinakain ang dahon ng bayabas na kanilang tinitirahan. Nakita namin kung gaano katyaga niyang kinakain yung dahon ng bayabas. Nakita namin ang mga anak ng champion sa taguan. Nagsisimula sila bilang itlog na linalabas ng mga babaeng leaf insect. Yung kanyang life cycle is matagal siya bago mapisa from being an egg until mahatch siya. It can take around 3 to 6 months. Kulay itim ang katawan ng mga batang leaf insect. Aabot ng isang buwan bago nila makuha ang berdeng kulay ng dahon na kanilang kinakain. They look color black when they're young, but as they mature, they start to change. Tulad na lang nitong nymph. Akala mo natuto yung dahon dahil nagko-curve siya. Get this little one. Baby leaf insect. As they ingest the type of leaf that is in their diet, yung kulay eksakto ng dahon, yun yung na-adapt nila. Look at this baby leaf insect, ano? Kita mo, inuunti-unti niya yung gilid ng dahon ng bayabas. And it's actually eating. So, yung ganitong kulay ng leaf insect, bata pa lang yan. Kakapisa pa lang nito a few days ago.
And makikita natin, it's already surviving, it's eating on its own. Unlike other baby wildlife, eh, sinusubuan, umiinom silang gatas. Pero ito, kumakain siya kaagad. Dahil sa kanilang maliit na sukat, magagamba, ibon at kapwa insekto ang karaniwan nilang predator. Isang batang leaf insect ang namamahinga sa isang sanga ng puno. Maya-maya pa, isang hantik o weaver ant ang umaaligid sa kanya. Sumunod pa ang ibang weaver ants at sinimulan na nilang pagtulungan ang leaf insect. Itong mga weaver ants ay pinagtutulungan nila itong defenseless na leaf insect. Siguro hindi nila ito napansin pero naamoy nila kaya natuntun nila. Oh my, kawawa! Gusto kong tulungan! Pero wala na, pinagtulungan na siya. Sa bawat kagat ng mga weaver ant, may kasama itong formic acid o asido na masakit para sa kinakagat nito. At nang hindi na makagalaw ang leaf insect, nahila nila yung mga paa. So, I could feel the leaf insect, it only could cry, na parang na unti-unting binabatak yung mga paa niya. Binitbit na ng mga langgam ang katawan ng leaf insect papunta sa kanilang lungga. Hindi tulad ng leaf insect. Ang stink bug na ito hindi nakakatago dahil sa taglay na matingkad na kulay. Isa ang mga stink bug sa mga paboritong target ng weaver ants. When an ant is a predator, kahit ano wala siyang sasantuhin. Whether it is something that is colorful or meron siyang stink, eh talagang yung mga langgam, iba ang parte niya talaga. When it comes to consuming organic individuals, ano, tulad ng mga kapwa insekto niya. Successfully nahulog niya sa lupa at pagbagsak, nagtawag siya ng mga kasamahan niya. Na magsama-sama ang mga hantik, mas mabilis nilang nabuhat ang stink bug na mas malaki sa kanila. At dahan-dahan nilang itong dinala sa kanilang lungga para pagsalusaluhan sa mga susunod na araw. Hindi hadlang sa malanggam ang pagiging maliit para mabuhay. Kaya nilang manalo sa araw-araw na laro ng paghahanap ng pagkain sa wild, basta't magkakasama ang kanilang puwersa.
sa mundo ng mga insekto. Pagalingan sa pagbabalat kayo. Pag-aanap at pagkakaisa ang mga paraan para mabuhay. May tanghalin mang kampyon o talunan, lahat ng kilos na ito nakatulong para panatilihing balanse ang ating kagubatan.